So, isi-zero lang natin yung DCO natin. So, dito natin makikita. So, adjust lang natin. So ayan, may 00 DCO na po tayo. So sa analog talagang walang movement, okay. So ilang volts po tayo ngayon? So may 100.9 DC, kabila 100.9 DC. Okay, so check natin kung may signal na pumapasok dito sa tester. Ayan, may movement po tayo. Okay, so naglalaro po siya, okay. So, check natin kung ilang AC yung lumalabas. Yun, kayang sumagad. Yun, 75 AC, okay. So, medyo malakas nga talaga. So, ang gagawin na natin ngayon ay titestingin natin kung gaano siya kalinaw sa mid-high. Okay. So dito na lang po tayo magkakabit ng speaker. So ito po ay isang uri ng pag-arigan na Cebu version design. So yan po yung pagkakaayos ng PCB. So pinadala po sa atin dito ni Boss Rosendo para i-calibrate sa 75 AC. So ito po ay naglalaro sa mga 750 watts. Yan po yung ano natin, or siguro pumapalo to ng mga ano, range 750 to 700 na lang to approximate na natin mga 900, mga ganun, or 1000. So speaker po dapat nito at least ano na, dahil 750 watts ito, at least 1000 watts pataas speaker nito. Yan po yung required speaker nito. So hindi dapat bababa ng 700. Dapat 1000 na siya kaagad. Kasi kung yung mga GH157 lang alanganin dito. So dapat dito double magnet at least 1000 watts na double magnet. Okay, so nakakabit na yung speaker natin. Dito na lang ako nag-connect kasi connected naman sa speaker line 'yan. So mag-try tayo mag-volume. Okay, so nandito yung volume natin. Ayan. So yung output natin na nandito. So hiniram ko muna yung Sire Rossi para matesting lang. Okay. So gagawin natin ay itetesting natin ito. Okay. Masyadong matalim yung tunog nito. So hindi siya bagay sa mga instrumental na 500 watts, hindi bagay. Kasi itong sa akin, 600 watts max nito. Yung range nito ay nasa 450, 400 to 600. So siguro nominal nitong speaker ko mga 500. So sa dating ng tunog niya, matalim, medyo ano talaga. So yung original design po nito ay naka 30-030 lang.
Okay, so ang ginawa na natin ngayon ay naka ano na siya? Naka 75 AC na po tayo, or sa DC ay nasa 100 DC. Yan na po yung ano niya. So ayan po yung mga nagbago. Okay? Yan may mga pinalitan natin. So medyo marami-raming piyesa rin. So medyo nahirapan ako sa design kasi medyo siksikan. At ginawa ko pa siyang complimentary. Kasi nung pinadala sa atin ni Boss, nakakwasi pa siya. At yan. So may pinalitan tayo. Nagkaroon ng overpass tuloy dito. Okay? Kasi wala sa design yung pagiging complimentary niya. So, ginawa na lang natin ang paraan yan. So, yan, gumamit tayo ng output ng Erosi. Hiniram ko muna para matesting lang natin. Ayan. Siguro, mas maganda testingin natin sa malakas-lakas na speaker ito. Okay, so itatesting natin sa medyo mataas-taas para mapabaya natin ang maganda. Okay, so ang gagawin natin, dito na lang tayo magtatap sa tester ng speaker kasi nakakabit din naman siya doon sa ano. So, okay. So meron naman tayong may ano dito, may speak on. Ayan. So, ikagat ko na lang siya dito. So, ayan. So, ito, ayan. Kabit na natin ang speak on. So, sukatin lang natin kung ilan ang kayang i-drive dito. Pitik lang muna natin. So, kayang isagad yung 50 AC. So malaki yung tunog nito at hindi pa sumasabog. Actually low voltage lang yung transformer natin. Kaya medyo ano din. Hindi makakasagad talaga. Kaya tumatapon lang siya ng 60 kasi sigurado nagda-drop yung ano natin. Nagda-drop yung supply. So, check natin kung malakas ba yung dropping ng supply natin. So, volume tayo at suka tayo. Tingin tayo dito. So, malakas na binabagsak kasi low ampere lang yung transformer natin. Kasi pang testing lang natin yan. At mababa lang din yung capacitance. At may drop resistor pa tayo na pinaka-fuse instead na magka-problema. Yun lang yung mga mauupuruhan at hindi ganun karaming OPT yung bibigay. So ito, okay, naka-calibrate na siya sa 100 DC, BDC. So ayan. So naka-complementary na siya at yun na yung ano natin. Oh, calibrated na siya sa 100 DC or 70 to 75. Actually, kaya ipalo to ng 90 AC. May ano naman, adjust lang po sa DCO pagka ipalo ng mga 90 AC. Ngayon, pagka pumalo na tayo ng 95 AC, may babaguhin pa ako dyan. Babaguhin lang tayo sa bus circuit na ano. Kunting adjust din dito sa differential. Okay, so yan lang ang ano natin dito sa Cebu Pagarigan. So okay na siya at pwede na siyang magamit ulit at isabay sa mga ibang amplifier.
So, okay. So, nasita na tayo. At hindi tayo pwedeng maglakas. Pitik lang talaga. Okay. So, yun lang ang ma-share ko about Pagarigan. Cebu Pagarigan design po ito. At iba yung pagkaka-design niya compare sa original design. So, ano lang to, binago lang yung layout niya. So, ano yung mga napalitan ko dito? So, napalitan natin yung differential transistor. So, pinabitan ko siya ng 5401. Okay. Then, nilakihan ko lang yung mga transistor niya. Then, siyempre, para makalibrate natin yung differential stage. Kaya, nagbago tayo ng mga ilang resistor. Okay. So, para masintro din natin yung ideal at DCO. So, ginamitan natin ng trimmer. Ayan. So, yan lang yung mga pinalitan niya. Okay. So, yan lang po at maraming salamat at God bless.